Hello everyone! Good day Investagrams! Kuya Pinoy is here! Masaya po ako na gumagawa ng paraan ng Investagrams na katulad nitong pagtulong sa mga Filipino na mag-ipon. Ayun, ang tanong ng Investagrams dito is, why is it important to invest? So, yun po yung pinag-uusapan. So, pag i-invest, medyo marami po kasi. Para sa akin, invest in health, invest in love para sa mga sa kapwa at saka sa family, then invest in knowledge. So yung invest in knowledge medyo kailangan po natin yon para sa investing in money, no? So ayun, experience ko bilang OFW, medyo ilang taon na rin po kami dito, ako dito sa Taiwan. Medyo mahirap po talagang mag-ipon eh, lalo na pagdating ng sahod, so may sale, then andun yung remittance, magpapadala ka sa family mo sa Pinas. So, kung wala ka talagang magandang strategy sa investing, yung pag-iipon, mahirap mo talagang gawin kasi kung uunahin mo yung mga expenses mo, then, so yun, halos wala nang matira sa'yo, ano pang iipunin mo? Then pagdating ng third week, may bibiling ka na naman, may nakita ka na namang magandang bilhin, so ano na. Then, yun, I realize na hanggang kailan ba ako magiging ganito? So, yung nung umuwi ako sa Pinas nung pagkatapos ng kontrata ko, so nag-isip ako ng magandang business, so pinag-iisipan ko yon. Then yun, siguro hindi ko lang sasabi, babanggitin yung business na yon, pero ayun, akala ko magaling na ako, pero yun pala, hindi pa rin pala kasi ayun, talo ako. Then nag-isip na naman ako ng ibang paraan para magkaroon ng business na naman, so may pumasok naman sa isip ko, so ayun, sinunggaban ko na naman, gumawa na naman ako, naglabas naman ako ng konting pera galing sa aking kinita sa ibang bansa. Tapos yun, natalo na naman ako, sabi ko, bakit nga ba ganito? Tapos yun, nag-start ako, nag-research, sabi ko, ano ba talagang halaga ng pera? Paano ba talaga palalaguin yung pera? Parang, sabi ko, parang madali lang naman, pero bakit ako nalulugi? Yun, hanggat nag-YouTube ako, research, Facebook page, pumasok na ako ng kung ano-anong mga sites para lang mag-study. Mga libro, bumili ako. Ayan, nasa likod. Nagbabasa hanggat hindi pa rin naman talaga full, yung talagang madaming alam. Pero, yun, nagkaroon ako ng idea hanggat umabot ako sa stock market. Yun, investing in stock market, sabi nga nila, 5,000 pesos lang daw, pwede na tayo mag-invest doon. 8,000, yun. 2-5 sabi nung iba, pero ayan, maliit lang naman pala eh, pero ang sabi ng karamihan, pang mayaman lang daw yun, ang hirap daw gawin ng stock market investing, pero yun, napag-aaralan naman din pala kahit na grade 6 ka lang, and kaya mo namang matuto eh, kasi kaya nga natin matuto sa mga trabaho natin, diba? So hanggang tumabot ako sa stock market, since 2013 nag-research ako about stock market, minsan nawalan ako ng gana, tapos dumating yung time parang gusto ko na naman, tapos nawalan naman ng gana, tapos gusto ko na naman. Ang hirap eh, ang hirap kalaban ng sariling pag wala kang nasa likod na magpupush sa'yo na para mag-invest talaga, mahirap eh. Hanggat nung 2015 bumalik ulit ako sa abroad, parang para magiging ko talaga, kasi mag-isa lang ako yung nag-aaral eh, ng stocks eh. Napakahirap kasi sabi ko, wala man lang akong makakatulong, makakapag-advise sa akin. So YouTube lang, tapos Facebook lang, yung mga public pages. Tapos ginuhit ko siya sa aking, sa aking higaan, doon sa may ibabaw. Kung nandito eh, sa taas eh. Ginuhit ko yung stock market, yung aalon-alon na ganun. Yun. Para pagkahiga ko, naalala ko siya, stock market, kailangan ko mag-invest. Pag kinabukasan, makakalimutan ko na naman. Pag humiga ako, nakikita ko ulit, stock market ulit eh. Tapos yun, parang na-motivate na talaga ako. And mayroon naman sa ibang bansa, yung sa iRemit na COL Financial, yung gamit kong platform eh. Tapos yun, lumapit ako sa iRemit sa Taipei, nag-fill up ako ng form, din tamang-tama, pauwi na ako sa Pinas noon, nag-seminar na ako, nagpa-schedule ako ng seminar yung sa newbie, seminar ng mga newbies, doon sa Philippine Stock Market, Stock Exchange sa Ortigas, sa COL Financial, sa 24th floor. Then yun, siguro mga nakatatlong seminar ako eh, din medyo na-loaded ako pero hindi ko man masyadong naintindihan lahat, pero at least
medyo naliwanagan yung isip ko pa paano ba yung stock market investing. Then, so bakit kailangan natin mag-invest? Why is important to invest? Para sa buhay natin eh. Kasi kung iisipin natin, yung sarili natin dapat nating ano, dapat nating paglaanan ng ano, konting pera kahit pa konti-konti lang na ipon, kasi pagdating ng pagtanda natin eh magkakasakit na tayo, nandoon na yung family, palaki na yung pamilya natin. Tapos yun, yung mga nagkakasakit, yung school, pagpaaral ng mga bata. So ang hirap na eh, pahirap ng pahirap yung buhay pagdating ng nasa 40s na, 30, 40, 50s. Kapag wala kang medyo magandang investment, so medyo mahirap na talaga yun eh. Sa tingin ko lang ha, kasi hindi pa ako umabot ng ganun eh. Then yun, very important to invest early kasi hindi natin alam ang panahon eh. Habang malakas pa tayo, mag-ipon po tayo. Then, importante dito, parang kung alam nyo lang, mahirap ipaliwanag eh. Bilhin po natin yung kinabukasan natin. Paano po ba yun? Yun nga, mag-invest tayo ng maaga, paunti-unti, hanggat pag ano na, siguro 20 years, invest long term. Pagdating ng ano, matanda na tayo, medyo malaki na yung ating ipon. Paunti-unti lang naman eh. Then, sabi nga nila, ano eh, don't put your egg in one basket. So, kailangan natin ng merong stock market, meron ding ibang, sa akin ngayon, meron akong ibang ginagawang sanla-sanla, mga ganon, sa Pilipinas. This, eh, merong, kalaga ka ng mga baboy, kambing, o ano man yung mga pwedeng pagkakitaan na, di ba? Tapos yung properties, mag-invest ka ng property. Basta sigurado lang po yung mga papers nung ating pinag-i-invest. Di ba po? Maraming salamat po sa Investagram, si Kuya Pinoy Agrifino Tagbacaula po. Yun, thank you so much na sana po, yun, makakatulong po ito sa mga kababayan kong Filipino, lalo na sa mga OFW po, mag-ipon po tayo. Dahil, ano po eh, malaki po yung opportunity natin sa ibang bansa na, ano, mag-ipon. Tapos pag-uwi natin kasi medyo maliit na po yung sahod eh. Diba? Yun, maraming salamat po. Good day, Investagram. Maraming salamat and good luck.